US military nagkasanang airdrop operation sa loob ng Gaza upang bigyan ng pagkain ang mga apektadong Palestinians na naiipit sa digmaan sa pagitan ng Israeli forces at Hamas group. Walang humpay na pangbubomba at pag-atake, isinagawa naman ng Israel sa loob ng Khan Yunis. Tuloy-tuloy pa rin ang mainit na bakbakan sa kabila ng papalapit na selebrasyon ng mga Muslim sa Ramadan. Samantala, pamunuan ng Hamas tila umaayaw na sa digmaan, nagbigay ng isang malakihang offer sa Israel para magkaroon ng ceasefire o tigil putukan. Ako po si Roy Z and welcome sa Kien Thoughts. Kung hilig mo ang mga ganitong videos, mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod na upload. Nagbagsak ng mga humanitarian aid na naglalaman ng mga pagkain ang US military sa loob ng mga apektadong lugar sa Gaza Strip. Ito nga ay sa kabila ng babala ng United Nations na nahaharap na sa matinding taggutom ang buong Palestinian territory dahil na rin sa tuloy-tuloy na digmaan sa rehiyon na ito. Tinatayang hindi bababa sa 38,000 na food meals ang naipamahagi ng American forces noong Sabado, ikadalawa ng Marso, na ibinaba sa loob ng Gaza sa pamamagitan ng mga parachutes upang kahit papano ay maibsan ang gutom ng mga sibilyan na apektado ng labanan. Nilinaw rin ng mga opisyal ng US Central Command na mga pagkain na ipinamahagi nila ay mula sa mga military rations at hindi ito naglalaman ng karneng baboy. Alam naman natin na sa relihiyon ng Islam ay pinagbabawal ang pagkain ng karneng baboy sapagkat ikinukonsidera nila na ito ay isang maduming uri ng hayop. Lumutang naman ang mga video footage na ini-upload ng ilang mga Palestinian sa social media kung saan makikita ang mga kahon-kahon na ini-airdrop habang ang mga tao naman ay nag-uunahan upang makakuha ng mga pagkain na ito. Kabilang nga sa mga nagsagawa ng airdrop operation ay ang US Air Force at Royal Jordanian Air Force na biyasa sa aerial delivery at siniguro nilang may papadala ng maayos ang mga supplies na ito sa mga apektadong lugar sa Gaza Strip. Bukod dito, sinabi rin ng US Central Command na inaasahang magtutuloy-tuloy ang ganitong sistema ng pagbibigay ng humanitarian aid sa mga biktima ng digmaan sa mga susunod na araw. Sinabi naman ni US President Joe Biden na umaasa siyang magkakaroon na ng kasunduan sa pagitan ng Israel at Hamas bago pa man magsimula ang Ramadan sa March 10, 2024. Sa mga nakalipas na mga linggo ay tuloy-tuloy nga nagiging negosasyon sa pagitan ng dalawang grupo sa tulong na rin ng Egypt at Qatar na siyang nagsisilbing mediator o tagapamagitan. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang umatikabong bakbakan sa pagitan ng IDF at Hamas sa loob ng Khan Yunis na nasa loob ng southern part ng Gaza Strip. Ayon sa Israeli military, nagsagawa sila ng mga malawakang serye ng mga pambubomba sa pamamagitan ng mga airstrikes kung saan target nito ang mga Hamas operatives sa naturang teritoryo. Ipinagmalaki ng Israeli forces na nagawa nilang masapol ang 50 targets sa loob ng Khan Yunis sa loob lamang ng 6 na minuto. Layunin ng mga operasyon na ito na makapasok ang mga IDF officials at mga sundalo sa mga panibagong area sa loob ng Khan Yunis para sa kanilang ground troops. Kabilang sa mga tinarget ng airstrikes na ito ay ang mga anti-tank launching position ng Hamas at maging ang mga gusali na napapalibutan ng mga booby traps. Matapos nga ang naturang airstrikes ay agad na nagsagawa ng ground operation ang 98th Division ng IDF sa loob ng bagong areas na ito ng Khan Yunis. Nagawa rin naman ng mapatay ng Israeli forces ang hindi pa kumpirmadong bilang na miyembro ng Hamas sa mga nakalipas na operasyon at wala pa nga rin kasiguruhan kung matitigil nga ba ito bago ang holy month ng Muslim Ramadan. Tinatayang 4 na long-range rockets naman ang pinalipad ng Palestinian group mula sa Gaza patungo sa Israel kamakailan lamang. Ayon sa ulat ng Times of Israel, wala namang naiulat na casualty at wala ring pinsala na naidulot ang mga rockets na ito dahil bumagsak ito sa mga open areas sa loob ng Israeli territories. Ayon sa report,
tila pahinana ng pahina ang military capability ng Hamas dahil na rin sa tuloy-tuloy na mga operasyon na isinasagawa ng IDF upang mawasak ang kanilang mga military assets. Agad ding nagsagawa ng retaliatory operation ng IDF kung saan nagmula ang mga pinalipad ng mga rockets na ito. Agad ding inako ng Palestinian group na Islamic Jihad na silang responsable sa pagpapalipad ng mga rockets na ito. Kaugnay nito ay pinatras naman ng IDF ang kanilang paratroopers brigade mula sa loob ng Gaza habang papalit naman sa kanila ang Bislamak Brigade. Ito ay matapos ang tatlong buwan na sunod-sunod na military operations ng mga paratroopers sa loob ng Khan Yunis. Sa iba pang balita ay tila umaayaw na sa digmaan ang Hamas leadership na nagbigay ng isang malaking offer sa Israel para lamang matuloy ang tigil putukan na ilang linggo na ring under negotiation. Ayon sa Hamas, kung papayag raw ang Israeli government sa alok na ito ay agad-agad na magkakaroon ng ceasefire sa loob ng 24 to 48 hours. Hindi kailan na nagkukumahog na rin nga ang Egypt at Qatar na siyang namamagitan sa Israel at Hamas upang masigurado nga na maisasarado na ang naturang kasunduan sa tigil putukan bago pa nga magsimula ang Muslim Holy Month of Ramadan. Sa kasalukuyan nga ay nasa Cairo sa Egypt ang delegation ng Hamas, Qatar at United States dahil nga sa usaping ito ukol sa posibleng kasunduan ng ceasefire. Sa mga naunang balita, sinabi ng isang US official na malaki ang posibilidad na tanggapin ng Israel ang alok na ito ng Hamas kapalit ng mga hostages na hawak ng militanteng grupo. Ang report na ito ay lumabas matapos nga ang isinagawang airdrop operation ng Amerika sa Gaza nito lamang Sabado. Kabilang sa mga demands ng Hamas ay ang mga sumusunod. Una ay magkaroon ng 6-week truce o pansamantalang pagtigil ng labanan sa pagitan ng magkabilang panig. Ikalawa ay ang total withdrawal ng lahat ng Israeli forces sa Gaza. Ikatlo ay ang malayang makakagalaw ang lahat ng mga Palestinians sa loob ng Gaza Strip at ang ikaapat ay ang pagpapakawala ng mga vulnerable hostages. Tinatayang nasa 130 hostages pa ang hawak ng Hamas sa kasalukuyan at naniniwala ang Israel na nasa loob ng Rafah City ang mga bihag na ito. Ayon sa mga lumalabas na ulat, tila positibo ang itinatakbo ng pag-uusap na ito at maaaring sa hinaharap ay matitigil na nga ang digmaang ito. Gayunpaman, wala pa rin malino na sagot mula sa Israel na ang focus ngayon ay ang mas malawak pa nga na opensiba sa loob ng Gaza upang mas malaki raw ang maging tsansa ng kanilang tagumpay kung sakaling matuloy man daw ang naturang kasunduan. Para sa inyong mga reaksyon, mag-iwan lang ng komento sa ibaba ng video na ito. At para manatiling updated sa ating mga susunod na upload, siguruhing mag-subscribe, i-like mo na rin ang ating mga videos bilang suporta. Muli, ako po si Royzy at maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating channel.